Alright, what's up mga bro? Punta tayo ngayon kala M. Meron siyang bagong shop sa ano eh, Angeles. May pandan. O kung nakalala nyo dati yung minila ko ng ano, Sweetshow na Rowing Bell. Ah, Super Oil. Nagtayo siya ng bagong shop. Yung shop niya dati sa Bacolor, San Fernando banda yun eh. Ngayon meron na siyang shop sa Angeles. Bago open lang, ito lang nakaraang linggo. Punta natin ngayon, ibili ako ng ano eh, Super Oil. June na rin to for change oil. Tsaka bukas kasi, or kung nakita nyo sa title ng ano video, yan, mag-check tayo ng ano, ng valve clearance. Check lang natin kung okay naman, hindi natin i-adjust. Kasi hindi mo naman talaga yan kailangan i-adjust hanggat wala ka naririnig sa makina, nakakaibang tunog eh. Ayun, yun ang gagawin natin. Check lang natin. Kung kailangan ng adjustment, adjust natin siguro. Tip lang sa akin yun ni NM. Wag daw munang galawin kung wala pa namang naririnig sa makina. Kakaibang tunog. Pwede mo naman pakinggan yan sa head cover. Gaya muna ako pupunta kay Liam, tapos balikan ko kayo. Let's go! Ito yung daan, papunta dun sa bagong shop na M. Yan, rotonda. Ito sa may McDo. Diretso, pandan to eh. Pandan. Singit-singit lang to. Hindi traffic dito eh. Diretso lang to, tapos pure gold. Ito na, pure gold. Ikot tayo. Wala tang daan. Wala daan. Ikot tayo. In doubt. Ah, dito pala. Yan, dito. Nakabaw, mali tayo ah. Mali pala yung pinasukan ko. Yan, bago dumating ng pure gold. Itong kantong to. Ayan yung pure gold oh. Bago mag-gasolinaan. Dire-diretso lang tayo dito. Hanapin natin yung kala M. Ito yung saradong gate to. Yung napunta kanina eh. Ito pala. Lagi ya. Ito yung shop ni M. Speed tuner. Bro. Ito yung shop ni M. Ito kanawa ko, Super Oil. Tapos ito, CVT cleaner. Ayan, nilibre na ako CVT cleaner. Bro, salamat dito ha. Speed tuner. Ito pala yung ano, pang ano natin, flyman. Filler gauge, saka yung T-tappet. Mga adjust. Ayan, adjust natin bukas. bro, salamat ha. Sige, next time ulit. Ayan yung shop ni M. Speed tuner Angeles. Angeles branch niya bagong bukas. Yung pinasukan natin kaninang ano, gate, kita nyo. Tarado pala yun. Dati daw bukas yun. Kaso wala yung nag-guard. O dito yung daan. Bukas palabas. Ang taga dito kayo. Pwede nyo naman yung search sa Google Maps. Ano? May nakapin naman eh yung location ng shop. Balikan ko na lang kayo bukas ano. Check natin yung valve clearance. Mas maganda kasi kung ano, umaga. Sa umaga mo siya check-in.
buksan yung head para nasabayin langis. Chaser na natin bukas. Tingnan natin yung super oil kung nalinis niya, no. Mabukas na lang. Alright, ngayon natin check tong ano, valve clearance nito, kung pukod na o maluwag na. Ito yung filler gauge natin. Flyman yan. Ito naman yung tappet screw, pangontra. Gamit din tayo dito na 8 yata, 9. Check na lang natin ha. Kasi bolt and nut yun eh. Yung pang-adjust natin kung sakali na maluwag na o tukod na. Pinaklas ko na to yung mga kaha. Yung upuan, yung ano, yung cover dito. Para mas makita nyo rin. Pero maganda kung baklasin nyo talaga to para mas ma-access nyo na madali. Baklasin na muna natin itong ano, ignition coil. Yan. Nakaharang kasi yan eh. Yan, baklasin natin yung ignition coil. Dalawa lang naman yan, ano yan, bolt nyan. Ito, dalawa. 10mm. Oop, inulog. So, ingatan nyo to, natanggal to eh. Yung isa nahulog. Kunin ko na lang. Sanggan natin to. So, madali lang tandaan to. Itong black-white wire dito sa ibabaw. Ito naman yung yellow-green dito sa kabila. Yan, meron din naman ano, tanda. Ano, kulay green to. Blue-green? Kasi ito black. Ito, black yan. Sanggan natin yan. Hindi nakaharang. Tanggalin natin itong breeder hose ng head. Ito. Sundutin nyo lang yan. Yan. Tanggal na. Tabi nyo lang. Pwede natin luwagan itong dalawang bolt ng head cover. 10mm din yung size nito. Ito na ito yung mga access. Kamitan natin ng ganito. Ang tanggal. Mano-mano. Ito, maabot natin ito eh. Galing kayo isa. Oop, yeah. Naman-mano lang to. Iabot ng impact natin eh. Yan, hindi ko pa dinedrain yan ha. Kaya sinabi ko sa inyo dapat umaga. Para yun lang, isa sa baba. Sa baba yun lang is lahat. Wala dito sa head. So, meron din pala yung oil seal ito. Ayan. Misin lang natin yung mamaya. Itong isang oil seal ayaw na matanggal eh. Mahigpit. Ayan na natin yan. Ito pala yung gamit kong langis. Speed tuner super oil. Ayan. Buksan na natin tong head cover para makita natin yung kung malinis ba yung makina. Ano. Dandaan lang din ang ano, hila. Meron niyang ano eh, gasket. So, pwede na natin ano, higpit eh. Yan. Tanggal na. Dandaan lang, ingatan niyo yung kanyang seal. Mga dumi dito sa loob. Ang langis yan eh. Super oil. Pero yung loob, ang linis. Maputi yan ah. Sabi, nalilinis talaga ng super oil. Ano? Ito sa inyo mabuti. Yan. Brand nyo ah. Brand nyo yata ito eh. 3 years na yan. Ay, mga 10,000 kilometers ko na nagamit yung super oil. Every 2,000 kilometers ako nag-change oil. O, nakalima na ako. Pang-anim ngayon. Tukod na tong ano ko. Tong barbula ko. Yan, hindi na nagalaw yung rocker arm eh. Kaya pala medyo mahina na yung dulo nito. Mga tanong gawin kong tono, hindi ko mapadulo ng kahit dati. Isa yung top dead center muna natin para sigurado. Yan, pag top dead center, hanapin nyo to. Yan, letter T. Yan nyo ba? Ano yung letter T? Napinturuan ko na kasi. Yan. Letter T na yan. Itatapad nyo dito.
sa usling yan. Pwede mo rin yung malaman sa kabilang side ng top dead center na. Ito pang double check lang natin to. Pakita ko sa inyo kung paano. Pangit dito eh, may madilim eh. Yan, makikita nyo yun sa cam sprocket o cam gear ito. Yan, may marker na green. Yan, ito. Sabihin dapat nandito yan, ganun yan. Yan yung top dead center. Tapos, para malaman mo naman dito, sa sigunyal, pwede rin. Kita nyo ba ito? Ano yung tuldok? Ano nakabaho na tuldok? Yan. Ito naman yung nakatapat, nakaganon. Horizontal. Yan yung top dead center. Yan, paano mo itatop dead center ng ano? Ano-mano. Paikutin mo lang to. Sigunyal, pwede dito, pwede sa kabila. Yan. Paikutin mo ng ano, hintayin mo na mayroong yan, oh, may laban. Tapos pag may laban na, kakagat pa yan ng isa. Yan. Kung magat yung isa, babalik mo ang konti ito. Higit na mo. Pero sa maganda, i-check mo doon, tsaka dito sa may cam gear mismo, yung pointer. Yan. Yan natin. Yan, ito, walang kagat. Oh. Walang kagat. Tayo nyo kumagat. Dalawa. Ito, yan, yan. May pigil. Isa pa. Yan. Parang mag i-snap yan na isa pa. Yan. Tapos dyan, sa gitna. Yan yung top dead center. Factory setting. Yan. Bumalik na sa gitna itong ano. Ito. Yung marker natin. Actually, ito yan eh. May bilog yan dito eh. Kailangan nakagitna yan. Yan yung top dead center. Double check ko lang sa likod ah. Yan, konting adjustment sa likod. Yan, basta ito. Itong may green, makikita niya may bilog yan ito. Nakatapat yan dito, sa gitna. Sa gitna yan nakatapat. Yan yung top dead center. Yan, saka mo ngayon gagalawin yung rocker arm. Wala, tukod talaga. Top dead center na yan. Tukod na. Parang huli kong na-check to nung sa kasa, 10,000 kilometers eh. 14,000 na nang ano, tinakbo. Wala pa mga narinig sa makina. Pero yun nga, yan, tukod na. No, kailangan na natin i-adjust yan. Mahina na ang performance nyan eh. Adjust na natin to ah. Ito yung pangontra natin. Yung tapet. Tapet screw. Gamit din kayo ng 9. Yan, 9 nga. 9 na close. Para dito naman yan. Sa nut. Ito kasi yung bolt. Yan. Yan ah. Logan ko na yan eh. Yan. So nut tsaka bolt. Yan, pag adjust naman, ito yung pangsiset natin. Ito, itong bolt lulubog natin yan na kukunin natin yung gap. So, intake to ah, itong taas, intake, exhaust, valve. Yung valve lash naman yan, makikita nyo yan sa likod ng ano or sa loob ng U-box. Makikita nyo yan. Papakita ko na lang sa inyo. Pinicturong ko. Yan. Yan. Valve lash. Intake valve 0.12 mm. Yan. Exhaust 0.18 mm. Cold. At malamig yung makina. Kaya yan. Umaga natin. Yan ano. So 0.12 intake. Intake muna tayo. Ha. Set natin. Diyan mo kailangan ng ano. Ito. Itong filler gauge. Yan. Ang bibili nyo itong ano, 32 pieces. Meron kasing ano eh, 14 pieces lang yata yun. Wala nung 0.12 tsaka ano, tsaka 0.18. 0.12 ang kailangan natin. Yan. Hanapin nyo lang dito yung 0.12. Yan, may marker naman yan. Ito problema natin. Pagkatapos ng 0.10 agad. Wala na 11 at 12. Ito na lang gamitin natin, 13. Tapos, masikip ng dapat yung pasok niya. Sobrang sikip. Para, ano, siguro mas malapit sa 0.12. Ano. 0.18 meron. Ito exhaust. Intake 0.13 muna gamitin natin. Ayan, ikakalang nyo lang yan dito. Ayan. Saan yung higpitan to? Yung bolt niya.
kapag paano. Ayan, gumagalaw-galaw. Gamitin natin itong titapet. Ayan, masikip. Sobra sikip. Sobra sikip. Ayan, siguro okay na yan. Masikip na masikip siya. Hindi pa. Ayan. Ayan, para 0.12. Ano? Tapos, pwede natin higpitan itong nut. Ayan, yung nut. Yung lock nut niya eh. Pero bago mahigpitan yan, syempre kukontrahin mo nito para hindi magbago yung pwesto. Ayan, mikot na. Patay. Lagay muna natin dyan. Hindi gumalaw. Tapos, ito 9 yung sa lock nut. Higpit. Ayan. Okay na yan. Higpit na yan. Ba't hindi gagalawa? Ito. Oh, check muna natin. Higpit naman siya. Higpit. Ayan. Pwede natin higpitan to. Kontra. Higpit. Ito higpit lang ha. Opya. Ayan o. Ayan tayo sa intake. 0.13. Check ulit natin. Ayan, hirap niya ipasok. Ayan, napapasok mo siya pero ma sobrang sikip. Ibig sabihin niya 0.12 na. Ayan. Ayan, gumagalaw na yung rocker arm mo. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, gumagalaw na siya. Ayan na, tukod eh. Ginagalaw to eh. Ayan. Meron siyang gap. Tama na yung clearance natin dito sa intake valve. Sa exhaust naman tayo sa ilalim. 0.18 naman yung ilalim. Luwag natin konti. Ay, maluwag na pala to. Ito medyo mahirap. Mahirap ng access. Kailangan na top dead center ha, pag mag-a-adjust kayo. Ayan, napasok ko naman. Kapayin nyo na lang. Ito, kailangan may konting ano lang. Konti lang yung ganit niya pag pinasok mo, pag hinila mo, pag ginagalaw. Kasi tama na tong filler gauge na to eh. Ayan lang. Discarte ko muna, medyo mahirap to eh. Balikan ko na lang kayo pag na-adjust ko na. Ayan, i-set ko na yung gap nung ano, exhaust. Naigpitan ko na rin yung lock nut. Ayan ah. Konti lang yung resistance niya pag hinihila-hila mong ganyan. Ayan, kasi ito, 0.18. Sakto to. Yung isa kasi 0.12 kaya kailangan mahigpit eh. 0.13 kasi yung ginamit natin. Ayan, okay na adjustment. Naigpitan ko na. Pero double check ko na lang yung higpit. 0.13. Check natin yung intake. Ayan, sikip po. Sikip. Yan. Halugin natin. Yan. May play na. Hindi na siya nakatukod. Yan. May play. Exhaust. Yan. May play din. Yan. Okay na. Ang ganyan lang mag-adjust ng valve clearance. Kabit ko na lang ulit siguro yung mga binaklas ko. Tapos okay na yan. Ito pa lang cylinder head cover. Nilinis ko din yan. Mainis na yan. Pinasan ko na lang. Tanggal ko lang yung mga dumi-dumi sa loob. Naingatan niya to at ang gasket. Pati hindi madadamage siya. No? Dapat pag binalik nyo, saktong-sakto yung lapat. Sundan nyo lang yung korte. Yan, ito yung korte.
Para makikita mo naman yan dito. Lagayan ng hose. Ibit na natin. Yan, kailangan hahakab siya. Kailangan sapon-sapo. Yan. Para hindi mag-leak ka na. At yung hindi ko matanggal yung eye seal. Yan. Ibit na natin yan. Yung may oil seal niya. Nainis ko na rin. Ito yung oil seal niya. Para hindi tatagas yung langis. Higpit naman ito. Mano-mano muna. Hand tight lang naman talaga dapat. Hand tight nyo muna. Pusa natin gamitan ng juice. Sabayin nyo ng ano, higpit para maganda yung lapat. Paisa-isa lang ng higpit. Tignan nyo na sumagad. Sagad. Yan. Sagad na. Pigil na siya. Yan. Pag sagad ng ganyan, konting higpit na lang. Hop. Yeah. Hop. Yeah. Yan, okay na. Double check nyo rin, ha. Maganda yung lapat. Yan, okay naman yung lapat niya. Pag ganito yung hose, breather hose, itong head. Yan. Post break na rin natin yung ignition coil. Yan. Ayan, sabi ko nga meron naman yung ano, meron naman yung palatandaan. Ayan, green, black. Itong black, dito sa black. Tapos, negative ba itong black eh? Hindi ko alam ha, anong polarity nito. Ito pupunta spark plug to. Yung high tension wire. Nakapitan natin itong ignition coil. 2 volt nya. Gist to eh. Ayan, 10mm. Higpitan na natin. Ito, higpit lang din. Oop, yeah. Oop, yeah. And double check yung wire. Ayan, okay na. Pag-adjust na tayo ng ano, bulb clearance. Sana okay na ng performance ano. Testingan natin top speed natin. Baka kaya hindi ako masyadong makadulo eh. Tukod na kasi. Sana hindi na damage yung mga barbula no. Siguro pa check natin yung engine ito. Pa-refresh ko na siguro. Para sigurado no. Pa-refresh engine natin para makita natin yung mga peso sa loob. Ayan, nakabit ko na yung mga fairings. Nice ko na. Change oil naman tayo. Dinrain ko na rin. Super oil yan. 2,000 kilometers. Tara na natin tong drain plug. Well, BMM. Maikot lang ha. Oop, yeah. Nakipan niya ako kahit ano, may langis. Pwede mo siyang buksan yung head. Basta sa umaga. Para nakababa na yung mga langis. Oop, shake muna natin. Bago na packaging, oh. Ganda, oh. Nice, eh. Shake. Mahalo yung mga kasoy. Hindi ko na pala din rin yung, ano, hindi na binuksan yung strainer. Nalinis ko yun na nakaraan, eh. Ang sasalin lang natin, 700 ml. Sobran lang natin ng konti, ano. Masa 730 siguro yun. Nakasara na yung drain plug. Salina na natin.
na mabangis. Ano yung diba na kulog? Tapos na ulang kanina eh. Medyo humina na. Sa ibang araw ko na lang ito iti-test ride. Ano? Ulan eh. Test ride ko sana ngayon eh. Sublema ang ulan. Yan, pang ano na to? 1, 2, 3, 4, 5, pang-anim? Pang-anim na bote ko na to ng super oil. Every 2,000 kilometers nga ako na magpapalit. Hindi lang siguro, no? Siguro mga ano na, pang-pito, gano'n. Bago pa ako nag-convert ng naked handlebar na, super oil na ako eh. 10,000 kilometers na natin tinatakbo nitong bagong speedometer natin. Tagal na rin ano. Ayan, ganda naman yung makina, malinis. Maganda performance niya. Anong problema. Nice na ayos, super oil. Okay na yan. Ano, pwede nang saran yan. O, start natin makina. Na. Start. Mag-circulate dyan lang is nang pumina yung takbo ah. Yan natin pala ako nagbawas. Ilan na lang yung natira. 800 ml yung nilagay ko dito na nakaraan eh. Red o. Alas hindi nagbawas o. 800 plus. Ayos. Hindi nagbawas ang langis natin. Pero konting konti lang. 850 yata nilagay ko. Yun. Ayos na. Test ride na lang ano. Yan, bigyan ko na kayo ng review nitong ano. 5 clearance check natin, tsaka yung super oil ano. Yan, tingnan may nagbago ba performance. Mas dudulo. Aso against the light, i front cam na lang natin ah. Yan. Kambira tayo, tanging alas sakyan. Let's go. Lakas ah. Ano 5. Malakas angin. Pero malakas na 'yon, 105. Ate, nahirapan na ako diyang do ano eh. Mga 100 plus eh. Lalo pa ganyang malakas ang hangin sa lubong. Ibig sabihin siguro mas umukay ano. Awa na pa eh, kahit sa lubong hangin eh. Okay na ako dyan.
high speed na lang natin. Dire-diretso, ano? Good. Naka-on naman yung GPS nito, itong GoPro. Kaso ano yan? Yung difference niya sa speedometer natin, minus 10. Advanced reading kasi speedometer ng Honda eh. Advanced ng 10 kph. Yung GPS, mas accurate yan. 100 102 103 104. Oh, malakas. 106 107. Ayos. Ibig sabihin na pumangat nga yung performance, no, nung tukod. Mas malakas siya ngayon mag ano eh, high speed eh. Na-crossing tayong 100. Ayos. Eh, nawalag pa siya ng 100. Crossing 102. Medyo malakas pa hangin ito, ha. Ah. 103. Oh, malakas. Adi, ibig sabihin effective yung ano-ano. Valve clearance adjustment natin. Hindi siya tukod. Naka-standard settings na. Yan, ayos. Panalo. O nga pala, nung ano, kahapon yata chinek ko ulit eh yung valve clearance. Ang ginawa ko, pwede palang gawin ano, di ba wala tayo nung 0.12. Ako wala, ha. Ang ginawa ko, hinanap ko yung ano, yung 0.08 tsaka 0.04. yan, yun ang ginamit ko. Pinagsama ko na lang, try equivalent noon, 0.12. Yan, sinet ko ulit yung ano, yung clearance ng intake valve. Yan. Diskarte nyo na lang kung anong mabili nyo yung ano, filler gauge. Sa kanya kasi wala, walang ano eh, 0.12 eh, 0.18 meron eh. Ayan, yun lang yun. Yung mga sintomas pala na ano, na may problema na yung valve clearance nyo, o maluwag na o tukod na. Kapag tukod na yan, malagitik yung makina. Pero hindi ko lang yung sa akin, but hindi ko naririnig dahil makalagitik eh. Napakinggan ko naman yung head niyan eh. Wala eh. Kasi pag maluwag na, parang mas malakas yung tunog. Mas, parang mas malakas sa lagitik. Yan, naririnig niya yan. Pakinggan niya lang. Pero minsan hindi niya naririnig. Kaya kailangan i-check niyo talaga. Based pala sa manual natin, ano, every 6,000 kilometers, kailangan mo i-check yung valve clearance. Adjust mo kung kailangan i-adjust. 6,000. Ay, isa pang sintomas niyan, ano, kapag hard starting yung motor mo, tapos ano, malakas sa gas, kasi nga mahina yung power sa dulo. Yan. Sabihin mo, kailangan na ng adjustment o may problema na ano. Ayun ang mga kailangan nyo i-check. Yan. O kailangan nyo obserbahan. Pero yun nga, sabi ko nga, basta every 6,000 kailangan i-check. Siguro kahit 5,000 kilometers i-check nyo na para sigurado, no? Mahirap ng ano, ihintayin nyo na wala na sa tamang clearance bago nyo i-adjust. Kaya medyo napabayaan ko to eh. Itong sa akin, hindi ko na i-check. O ngayon ko lang naisipang i-check. 14,000 na yata yung tinakbo ng huling valve clearance check nito eh, sa kasa pa. Ay, nako. Kaya huwag nyo kakalimutan na na-check every 5,000 or 6,000 kilometers. Yan. Para hindi kayo na mawala ng performance, no. Pagkano siguro pa engine refresh ko para ma-check natin yung mga barbula, yung piston kung may tama. Yung cylinder wall kung ano, may damage. Yan. Pa-check na lang natin. Mahirap na. Tumukod eh. Pag gano'n kasing tukod, pwede tumama yun sa ano eh, sa piston. Yung barbula, pwede mag-abot. Ah, pwede madamage yun. Kaya pa-check na rin natin ano. Ganyan lang siguro sa ano, valve clearance. Yan. Kailangan natin malaman ano, yung schedule na maintenance niya, anong check niya.
Super oil naman tayo, review natin to. Naka ano na to eh, 10,000 kilometers ka nang ginagamit. So, malakas pa rin talaga super oil, maganda sa makina. Hindi mo malakas. Gala kong placebo effect eh, pero hindi ko alam may dagdag na power ganun. Pero definitely tahimik ang makina, tsaka malinis yung makina. Siguro yung linis ng makina depende sa ano, no? Sa change oil interval mo, kung mahalaga ka sa change oil. Pero hindi ko alam kasi ngayon ko pala nabuksan to eh. Tama na akong basis na ibang oil lang gamit eh. Kaya hindi ako sigurado kung super oil talaga yung nakapaglinis ng ganun. Kailangan fair tayo sa mga review natin or commentaries natin, ano. Hindi pwedeng bias. O, maganda ang performance ng super oil talaga. Wala akong masabi. Kaya nga, pa long ride, hindi siya nanlalata talaga. Kahit yung pauwi na kami galing long ride. Hindi nagbabago yung tining ng makina. Hindi siya mihina. Di ba yung mga ganun langis? Pag ang tagal man ang ginagamit ng motor, parang lumalamya yung takbo. Alo pag yung tipong pauwi ka na. Ayun, ito super oil lang ganun eh. Kaya okay na ako ito. Hindi na ako papalit ng brand. Ng ano, engine oil, ito na lang gagamitin ko. Okay na ako dito super oil. Solid. Wala naman siyang ano, kakaibang nangyari sa makina na ingay, gano'n. Wala. Wala talaga. Ingat, ano, 10,000 kilometers ko nang gamit. Medyo matagal-tagal na rin yun, ano. Ayun. Ayos na. Ito super oil. Kung natapusin siguro yung vlog, ano, traffic eh. Alay ko na lang yung mga link na mga tools na kailangan. Super oil, lagay ko din. Yung tappet adjuster. Tappet screw adjuster pala tawag dun. Tappet screw kasi yung ina-adjust nyo eh. Yan. Tapos yung filler gauge. Yan. Lagay ko yung link. Flyman yung brand dun eh. Super oil, lagay ko din yung link. Ano? Traffic tayo sa Dau. Dau, Mabalacat, Pampanga. Ikot-ikot lang tayo, no? Alright, tapusin ko na yung vlog. Alright, mga bro, ride safe. Check nyo yung bike clearance nyo. Let's go!